Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong sama-samang pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ni Wilfredo and Christina Pascua and family, Juliet Herrera family, Adela and Virgilio Mutok, Guadalquivir family, Baby Boy Valenzuela, Larry de la Cruz and family, Amy Reyes and family, Lani and Ken ng SPPC ng Gumaok Central, ni Lando at Vicky Talon at pamilya, gayon din ni Darly at Gemma Riojilon, Mendoza and Manaloto family. Para sa natatanging kahilingan na Yolanda Palma, Janet Reyes, Ivan Gabriel Herrera, Jose Paulo Talon, Bong at Cel San Felipe. Gayon din para sa kagalingan ni Guillermo Carlos, Amanda Castillo, Melvin Gade, Ting Yang, Esther Mendoza, Rufa Sanadual, Adela Mutok, Flor Panoso, Lala Avila, Robert Garcia, Arnel Manaloto. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumaong Julie, Nelson, Lito, Lisa, Michael, Bonifacio, Jose Sr., Emiliana, Nemesio, Jesus, Lino, Ezequiel, Nemesio, Romeo, Alan, Lito, Encentia, Fernandico, Denon, Antonio, Angelina, Loreto, Maniel, Arturo, Jesus, Francisca, Loreno, Victoria, Randy, Baby, Wilfredo, Belnas, Marcelina, Cervellano, Gaudioso, Carolina, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Samahan ninyo kami o Panginoon naming Diyos sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampulitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawak ang pagkalat ng impeksyon, ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawak ang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami, higit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin, at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit. Sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan, sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid, ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Panginoon ay purin, ngalan niya'y dakilain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama rin natin sa ating pananalangin ang halay pasasalamat at natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kaligalilang pamilya, Alex at Chi Magdaraog, Edgardo at Aida Cunanan, Maria Teresa Torres, Adriano Santos, Pablito at Jose Mendoza, Jerry Erfeni Victoriano, Rafael Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marie San Diego,
Riquet Avic Magpok, Junet Soli de Losario, Nantet Marista de la Cruz, Danilo at Emery Sebastian, Dennis at Neri Santos, Noelle Zene Galvez, Aurora Jean Silungan, Dr. Marat Marie Tolentino, Dr. Abit Saida Banaag, Celia San Felipe, El Malagwador, Alicia Arcega Villacrucis, Antonio Victoria Sanchez, Romel at Jeff Arcega, Rene at David De Leon, Aida Resurrection, Vidal at Maria Taquerol, Antonio at Evelyn Salazar, Celi, Celine, Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Chudora, Marlo, Mary Grace Liano, Mila Digodong, Edwin at Aida Gumapas, J.R. Shirley Principio, Pamela Litunwat Blanquisco, Janet E. Pascual at Hindi ng EDB Community, Michelle Esteban, Reverend Father Opino Pengsulit, Bishop Dennis Pilarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos, at ng Catholic Women's League ng Lawa May Kawayan, Ruben Inigo, Edmund Castin, Eddie Prades, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jody Tayana Marfil, Nick at Evelyn Rillera, Pining Villanueva, Camille Lazaro Aquino, Jen Tamani, Rowena Biliedo, Arman at Amy Isma, Bernard at Edna de Guzman, June at Norris Pilihera, Josie Brillantes, Amy Ferry Manalo, Evelyn Bunag, Susan Lumaday, Emelita de la Cruz, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at ng Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, at gayundin ang lahat ng mga frontliners at mga kabaninang pamalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Eloisa Villamil, Corazon Donato, Samantha Osea, Lydia Mendoza, Quirino Cristobal, Cheryl Del Mundo, Marian Maravilla, Jodit Santiago, Dr. Benjamin Miranda Jr., Edgar Chuat Pamilla, Lorna Santos, Rami Banaag, Benjamin Valerio Sideng, Dr. Juanito Rodolfo, Reggie Garcia, Sam Ingal, Michael De La Cruz, Adelwiso Avendano, Danica Quijano, Ruben Aguirre, Marian Enriquez, Teresa Yutuk, Marvin Santiago, Pamilya Isacat Perez, at para sa karawan nina Marianelda Duterte, Franco Binamira, Quirino Cristobal, Maribel Mendoza, Maynard De Jesus, Elias Gamboa, Angela Cruz, Harry Perez, James Mangalile, Gretchen Malate, at para sa kapayapaan ng kaluluwa nina Ricardo Celidonia, Bibiana Hill Sila, Isabella Leticia Evelyn Puloy Din, Raquel Frederick Nelson, Nicolas Eric Alfredo, Maura Roman Andres Epifania Protaso, Susana Tanasia Nestor, Maria Teresita Ima Concepcion, Domingo Maximina Alejandro Enriqueta, Brian Angelo, Maricel Jose Chedora, Justin Ducida Domingo, Rosa Jocelyn Daisy Romel Jose Ricardo Maria Jose Pipito Nemesio, Cesar Minerva Belenchito Merenciana Estefanio, Rustico Consuelo Socorro Bibiano, Paulina Alfredo Filomena Benito Constancia, Gerardo Piladio, mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Madolos at hindi na mga kawaawang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kalib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalani magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangirihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong away aming maranasan at ipagalumoy mo kay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, may nagtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay?
ano ang magiging ayos ng katawan nila. Hangal, hindi mabubuhay ang binhing inihahasik hanggat hindi ito namamatay. At ang inihahasik ay hindi punong malaki na kung hindi binhi pa, tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kaya ng ilibing, maganda't malakas ng muling buhayin. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad na nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa harap mo ay lalakad akong taglay ang liwanag. Sa harap mo ay lalakad akong taglay ang liwanag. Kung sumapit ang sandaling ako ay humibig. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalamang Diyos ang nasa aking panig. Sa harap mo ay lalakad akong taglay ang liwanag. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasat, may tiwala ako sa Diyos. Kung tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Sa harap mo ay lalakad akong taglay ang liwanag. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdudulot. Sa harap mo ay lalakad akong taglay ang liwanag. Hallelujah. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating at dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus, nang natitipo na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinhagang ito. May isang taong lumabas para magasik ng binhi. Sa kanyang pag-asik, may binhing nalaglag sa daan at tayapakan at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubay na tuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng 100 butil at malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y pinagkaloob na maalaman ng mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y pabagitan ng mga talinhaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y hindi makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing dalaglag sa tabi ng daan ay mga nakikinig, ngunit dumating ang Diablo at inilis sa kanilang pusong salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga dalaglag sa kabatuhan ay mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok, ay tumiwalag agad.
Ang mga nahasik naman sa dawagan ay mga nakinig ngunit ng malaon ay nadaig na mga alalahanin sa buhay at ng pagkaumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matamang lupa ay mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, muli po ay pinapaalala sa atin yung talinhaga ng ating Panginoon na madalas nating narinig at ito ay ang talinhaga ng tagapaghasik at ng mga binhing nahasik sa iba't ibang uri ng lupa. Kaya nga may nahasik sa may batuhan, may nahasik sa may dawagan, may nahasik doon sa may daanan, at may nahasik naman doon sa matabang lupa. Kaya nga ang pagkakaiba lamang sa ating mabuting balita, pinaliwanag na ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad ang kahulugan ng taninhaga na ito. Kaya samantalang sa ibang kinakausap at pinagpapaliwanagan ng ating Panginoon sa ibang kanyang pinapangaralan, hindi niya tuwiran na ipinapaliwanag ang kahulugan ng taninhaga na ito. Subalit nang dahil doon sa kagustuhan ng mga alagad na malaman ang kahulugan sa likod nito, ang ating Panginoon mismo ay napahiduhod para sa kanila. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, ang iba't ibang uri ng mga lupa ay tumutukoy sa bawat isa sa atin, samantalang ang mga binhi ay iisa lamang, at ang binhi na ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga iba't ibang mga lupa, iisang binhi ang inihahasik, subalit iba't iba rin ang pagtubo, sapagat depende sa pagtanggap ng mga binhi nito ang pagtubo ng mga binhi sa mga lupa. Kaya nga kung ang lupa ay mataba, maagang tumutubo ang mga binhi at hindi naman nakapamumunga ng marami. Subalit kung ito ay dawagan, iniinis muna ng mga dawag kaya hindi nakapamumunga at nakapagyayabong ang mga binhi na ito. Samantalang meron namang iba natutuka ng ibon, natatapakan o kaya naman ay natatangay ng iba't ibang uri ng elemento. Kaya nga hindi nagbubunga, hindi pa natatanim at namamatay na pusa. Kaya nga po sa buhay natin, ito rin ang panawagan ng ating Panginoon na sana sa bawat sandali tayo ay hinahasikan ng ating Panginoon ng mga binhi ng salita ng ating Panginoon. Sana ang mga binhi na ito ay hindi manatiling bubot sa atin, hindi manatiling binhi lamang, kundi ito'y mamunga para sa atin, matanim at lumago, nang sa gayon, hindi lamang tayo ang makinabang, kundi meron pang ibang mga tao na sa pamamagitan natin ay makikinabang sa salita ng ating Panginoon. Kaya ang isipin na lamang natin, ano ba yung ating ipinapasok sa ating kalooban? Sapagat kung ang binhi ng mabuting balita, kung ang binhi ng salita ng Panginoon ang itinatanim natin sa ating pagkatao, mabuti rin ang ating aanihin. Mamumunga rin ito ng mabuti, mabuti rin ang ating babahagi para sa ating kapwa. Kaya nga yung munti na butil ng kabutihan, kapag ito ay lumago, nagiging matino ang isang tao hanggang sa kanyang pagtanda. Kaya nga depende sa ating itinatanim sa ating puso, depende sa ating tinatanim sa ating pagkatao. Kaya nga kapag kang itinatanim natin sa ating mga puso ay hindi ang binhi ng salita ng ating Panginoon. Ano nga ba ang aanihin natin pagdating ng panahon? Kaya isipin natin, kapag nagtanim ka kahit ng munti na butil o munti na buto ng palagi ay kalaswaan, pagdating ng panahon, mas matindi ang iyong aanihin. Kaya nga po sa atin, yung patikim-tikim, yung maliliit na mga kasalanan, kapag ka itong tinatanim natin, pagdating ng panahon, nagiging talamak tayo na makasalanan. Kaya nga po kung anong tinatanim natin, yun din ang ating aanihin pagdating ng panahon. Kaya nga noon dati, panood-nood ka lang ng porno doon sa internet o kaya naman panood-nood ka lang ng bold doon sa mga panoorin, doon sa mga telebisyon, doon sa ating telebisyon sa pamamagitan ng ating mga ipinapasok doon sa ating mga player. Subalit mga kapatid, yung panood-nood mo lang, yung patingin-tingin mo lang, pagdating ng panahon, may ibubungas sa atin. Sapagat sisirain na nito ang ating pagkatao, kaya hindi ka magtataka pagdating ng panahon, baka maging manyak ka pa. At hindi lamang yon, baka makagawa ka pa ng hindi maganda. Kaya nga po tingnan natin, walang pinanganak na rapist.
walang pinanganak na nanggagahasa, walang pinanganak na sanay na namanggahasa. Kaya nga po ito'y natututunan natin paunti-unti doon sa mga nakikita natin sa ating paligid. Kaya kapag pangit ang ipinakita natin at nakita natin sa ating paligid, pangit din ang darating sa atin, pangit din ang ibubunga natin. Kaya ngayong pakonti-konti na ating pag-uumit, yung pakonti-konti na ating pangungupit, pagdating ng panahon, kapag nakasanayan mo na, hindi ka lang mangungupit, magiging mandarambong ka na. Kaya nga kapag kayong paunti-unti natin na kasinungalingan, na kadalasan yung iba gina-justify pa ang sabi, Father, white lies lang naman. Kaya nga pong tatandaan natin, walang kulay ang kasalanan. Pero pagdating ng panahon, pag nakasanayan natin, hindi lang tayo magiging sinungaling, kundi pagdating ng panahon, kahit ang totoo, babaluktutin natin para lang magwagi ang ating ninanais. Kahit ang katotohanan, sisirain natin, mapagtakpan lamang yung ating kasinungalingan. Kaya nga po, diyan pumapasok yung mga taong palagi pinagtatakpan yung kanilang kapwa kahit na mali, sapagat ang nais nila, baluktutin ang katotohanan para walang mapahiya. Ang isipin natin, sa mata ng tao, hindi nga tayo mapapahiya, pero alam ng Diyos ang nilalaman ng puso at isipan natin. Kaya alam ng Diyos kung tayo talaga nagsisinungaling, alam ng Diyos kung talagang binabaluktot natin ang katotohanan para pumabor lamang sa atin o kaya naman ay sa ating kapwang nagkasala. Kaya nga po mga kapatid, pinapaalala sa atin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pagbasa na tayong lahat ay mga pinunlaan ng binhi ng kabutihan ng ating Panginoon. Pinunlaan tayo ng binhi ng mabuting balita ng salita ng ating Panginoon. Huwag sanang manatili na buto at mga buti lamang ang mga ito, kundi pagdating ng panahon, magbunga ito ng mainam para sa atin at nang sa gayon, makapakinabang ang mga susunod na henerasyon para sa atin. Kaya kapag tayo nagpupunla ng kabutihan sa ngayon, pagdating ng panahon sa kinabukasan, ang mga anak natin o yung mga mahal natin sa buhay, yung mas nakababatas sa atin, ang mag-aani rin ng kabutihan na ating ipinupunla. Sapagat ang magandang halimbawa na ipinapakita natin, ang magiging gabay din nila sa kanilang pagtanda, sa kanilang paglaki, at sa kanilang pagtugay-gay sa buhay. Kaya nawa, mga kapatid, tayong lahat ay sana palaging makinig sa panawagan ng ating Panginoon na tayong lahat ay mamunga ayon sa kabutihan na ipinunla sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga taninhaga, si Kristong naghahasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain sa pamamagitan ng ating panalangin sa Ama. At sa bawat panambita ng ating pinitutugon, Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang simbahan sa daigdig, naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tigi 100 ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay, naway huwag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga may sakit, naway madama nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga yumao, naway masyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan, at yaong mga nabibigatan sa pagdadalamhati, naway mapatatag ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magumon sa mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging aktibo kami sa paglilingkod at tuluyan ang magbunga ito na masaganang ani. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin
Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkatinipig mo, ngayon na nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming nimikka, maawain mong ninggin ang aming mga pitkaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang manghandog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkabit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tanginit at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaaray namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalus-salus sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Mga kapatid sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pininanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, dito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito
at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo naming ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, ang aming kalooban na way pag-arian ang aming tinanggap ng pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang lagi mamayari sa amin. Sa pamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihit pa sa lahat.